Para sa iba pang update tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Amerika kani-kanina lang, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Kina na pirmahan na nga ni U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, at Defense Secretary Voltaire Gasmin itong Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pero alam mo, Tina, kahit napirmahan na ito ng dalawang opisyal, ay hanggang sa ngayon wala pa rin kopya na ipinapamahagi sa media. Ang tanging ibinigay na kopya pagkatapos ng signing na naka-brown envelope pa ay ang mga lagi raw itinatanong, ito yung mga frequently asked questions. At syempre, yung mga sagot nga dun sa tinatawag nilang FAQs tungkol sa EDCA. Pagkatapos din ng signing ceremony, of course sana ay marami pang itatanong dahil nga ito isang public signing dito sa Camp Aguinaldo, ay nagpulasan na lahat ng mga opisyal na maaaring sumagot sa mga katanungan tungkol dito sa EDCA. So kung ibabatay natin dito sa FAQ o yung mga sagot nila sa mga frequently asked questions na ipinamahagi sa media, ano ba daw itong EDCA? Isa na naman itong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na naglalayong palawakin pa ang presence ng U.S. military dito sa Pilipinas. Nakabatay raw ito sa Mutual Defense Treaty at VFA, kaya wala raw nilalabag na probisyon ng ating konstitusyon. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang talumpati. The agreement is based on a number of key principles and shared values. A commitment to democratic governance and international law. The mutuality of benefits for both nations as we develop our individual and collective defense capacities. Respect for Philippine sovereignty over all locations covered under the agreement. And the understanding that the United States does not intend to establish a permanent military presence in the Philippines. At the time when external armed attack was the key concern, we forged the Mutual Defense Treaty and put in place a mutual defense board. When non-traditional security challenges came at the forefront, we entered into the visiting forces agreement, which enabled our forces to train together and establish the security engagement board. And today, as defense and security challenges have become more complex, we, both the Philippines and the United States, have realized the utility of having an agreement that would further enhance our ability to face those complicated challenges. Nilagdaan ng EDCA, Tina, no, sa panahong agresibo ang pag-agaw ng China sa ilang teritoryo ng Pilipinas. Pero naayon din naman ang EDCA sa tinatawag na Asian pivot ng Amerika, kung saan balak ng Amerika na talaga namang iposisyon sa Asia ang malaking bahagi ng kanilang overseas military deployment. Modernisasyon nga raw ng AFP ang isa sa pakinabang ng AFP sa EDCA, kabilang na rito ang maritime security. Pero kung diretso ba ang tulong ng Amerika sa pagharang ng China sa ating mga sundalo sa West Philippine Sea, kung anong mga detalye nito, paano ito gagawin, ay wala pang sagot sa ngayon. Ang giit lamang ni Ambassador Goldberg, tulad ng sinabi niya sa kanyang talumpati, ay walang balak magtayo ng permanent bases ang Amerika dito sa Pilipinas. Pero kung ano-ano ang mga Philippine military bases ang gagamitin ng Amerika dahil kabilang ito sa kasunduan, ay hindi pa natin alam. Papayagan silang magtayo ng mga infrastruktura sa loob ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Jurisdiction daw ito ng Pilipinas at magiging pag-aari rin ng Pilipinas kung ano man ang itatayo nila sa loob ng mga military installments ng AFP. Hindi lang military exercise, sakop din ng EDCA ang humanitarian at disaster relief operations. Pero tahimik pa ang EDCA patungkol sa criminal jurisdiction ng mga U.S. military personnel na lalabag sa batas ng Pilipinas. Ang tanging sagot dito ng FAQI, and I will quote, "We can now fast track bilateral consultations on the implementing arrangements of the AFP." Kung matatandaan natin, ay meron ng na-convict na American personnel noon dahil sa rape. Ito po ay si Daniel Smith. Pero pagkatapos siyang ma-convict ng Makati Regional Trial Court, ay inilabas siya ng Pilipinas pabalik ng Amerika. At sa ngayon, so far, ay wala pang makasagot kung ano na ang status ni Daniel Smith. Tina? Okay, maraming salamat, Maki Pulido.